Magbibigay muna tayo ng mga paalala. Okay, patuloy. Yung patuloy namin pinapanalangin kayo, yung mga gustong magpabaptize, no? Sabihin nyo lang kala pastor, okay, kahit sino sa amin, para may handa po yung bautismo ng tubig. Kasi mag-iipon ng maraming tubig para doon kayo ibabaptize. Sino yung mga dapat ibaptize? Yung mga naligtas. Okay, tandaan po natin. Okay, pag naligtas na kayo, alam nyo, ang kaligtasan nyo ay naka... Kaninong kaligtasan dapat natin? Sinong Diyos? Okay, pag nakilala nyo ang Panginoong Jesus, tinanggap nyo siya bilang inyong tagapagligtas. Okay, mamaya, yung iba, sisharean kayo ni Ate Jamie. Okay? Para makasigurado natin, pag namatay tayo, sa langit tayo pumunta. Okay, yung pinaka-main purpose, bakit tayo nandito. Okay, kilalanin natin ang Panginoon. Okay, pa yung mga paalala, yung aking challenge, meron na bang nakagawa? May nagbabasa na ba ng New Testament? Wala, pasayan. Handa pa naman yung gift ko sa inyo doon. Dami ko na nakulimbat eh. Amen. Saan lang ako sa inyo. Paso lang. Babasahin niyo po yung nasa na yung Bible natin. Pwede po ako makahiram. Ito, babasahin niyo lang po ito. Hanggang sa December 27. Okay? 27 ba? 23. Pa-check na lang. Last Sunday po. Saturday po yun. Last Saturday. So, babasahin nyo lang po ito pag natapos nyo yung Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, 1 and 2 Thessalonians, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 and 2 ano ba? Timothy. Okay? 1 John, Titus, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 John, 2 John, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Ano lang po yung babasahin nyo dito? Merong 27 books po ito. Okay? Meron po kayong special. Okay? Dami po na gamano. Ano, special price para sa inyo. Okay? Ating yung settings natin. Okay, ano pang announcement natin dyan? Yung mga nagsasaulo ng Bible verses, nandyan po yan. Kung may cellphone kayo, picturean nyo. Okay? Wala ka announcement natin. Sino yung mga birthdays ng October? Sino may birthday dito ng October? October ano ka? Nine, eh, tapos ka na. Katatapos lang. Sino pa? Si Aiden. Eight. Si Aiden. 14. Din pa si Aiden. Lexis. Okay.
Okay, happy birthday po sa inyo, mamaya dapat tanawin natin sila ng happy birthday. Okay. Ayan. Sino po ako? Kilala niyo na po ba ako? Pastor J. Pablo. Si Brother James lang. Si Pastor. Okay. Pastor A. Yung pastor natin. Ako ay isang brother lang. Kapatid niyo lang ako. Madaldaan lang ako ng konti sa inyo. Magandang umaga muli. Okay. Okay, handa na ba kayong makinig sa salita ng Panginoon sa umaga nito? Okay, ang pagkikwentuhan natin, medyo sensitive yung topic. No, nabasa niyo, di ba? Naintindihan niyo ba yung binasa niyo kanina? Tungkol kanina yun? Hawaii. Yan ang nangyari sa Hawaii. Okay, sensitive po yung pagkausapan natin ngayon, ano? Tungkol sa kasalanan ng fornication. Okay? Alam niyo yung fornication? Okay? Hindi pa kayong mag-asawa, ginagawa niyo na yung mga gawain ng mag-asawa. Okay? Yan po ang fornication. Okay? Kinikis mo na agad, hindi mo pa naman asawa. Okay? Mas matindi pa doon. Mas mahigit pa sa kiss. Okay? Opo. Kakainiti yan, makikinig kayo. Okay? Medyo mabigat yung ating kwento. Sino yung number one na character doon sa kwento natin? Okay. Ang pinakakwento natin ang galing kay Jacob. Di ba? Yung last na kwento natin, nagkita sila ng kapatid niyang si Esau. Okay? Nagkaroon ng reconciliation, pagkakabati. Kasi nga, si Jacob, niloko niya si Esau. Ninakaw niya yung blessing ng tatay niya. Nagkunwari ito si Jacob na siya si Esau. Okay? Yan ang kwento. Ngayon, nabali ngayon sa mga anak ni Jacob. At isa sa mga anak niya, nag-iisang babaeng anak ni Jacob. Normally, wala namang ibang binanggit pa na anak ni Jacob na babae, kundi si Dina. Okay? Ang pamagat ngayon ng kwento natin ay Dina Natuto. Dina. Huwag niyong papangalan yung anak niyo ng Dina. Makikita niya kung paano yung ginawa ni Dina dito. Okay? Basahin natin. Okay? Dina Natuto. Okay? Yung pinaka-main topic nito ay fornication. Actually, meron pa dito mga ibang sub-topic. Pero mas bibigyan natin pansin ang fornication or ang paikipagtalik ng hindi ka pa kasal. Okay, yan ay fornication. Okay, hindi pa alam yan mga bata, di ba? Okay, pero papalitanin natin. Kailangan natin malaman kahit bata pa lang tayo para paglaki natin, alam natin na yan ay mali. Hindi mo kailangan magsinungaling. No? Para gawin niya mga bagay na yan. Okay? Patong-patong na sinungaling. Okay, makikita niyo dito mamaya, meron diyang deceit, pagsisinungaling. At later on, merong murder, pagpatay. Bigot naman, pero bata pa ako. Kuya Simse, pero yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? Bata pa lang tayo, malaman natin na yan ay mali. At tayo ay lalayo dyan sa sin ng fornication. Babasahin po natin muli. Okay? Ito lang aking salamin. Hindi na natuto. Sabag. Okay? Okay, makinig muna po muna kayo. Tatagalogin ko po habang binabasa ko para mas madali nyo maintindihan. Kaintindihan? Okay. And Dina, the daughter of Leah, sino daw ang nanay ni Dina? Si Leah. Okay? Si Leah. Which she bare unto Jacob. Ang tatay niya ay si? Jacob. Went out
to see the daughters of the land. Siya ay nakipagkaibigan sa, obviously, hindi mananampalataya. Daughters of the land. Okay? Kilala niyo ba ang mga kaibigan niyo? Ipo. Paano mo naging kaibigan? Opo. Kilala niyo ba yung mga kaibigan niyo? Opo. Siyempre, di ba? Kaya mo nga sila kaibigan kasi kilala mo sila. Kasi hindi naman kayo magiging magkaibigan kung hindi kayo magkakilala. Opo. Tama? Ngayon nakita ka na ba? Ngayon mo lang nakita. Oh, friend! Ganun ba? Opo. Pwede ba yan? Opo. Hindi, di ba? Okay, sabi dyan. Yan, Dina. Ano daw ang ginawa ni Dina? Went out to see the daughters of the land. Okay? Ano ba yung mayroon doon sa daughters na land na yun? Or mga kababaihan sa lugar na yun? Okay? Eh, makikita natin yung bunga ng kanyang pagkaibigan sa mga daughters of that land. Yung mga anak, mga babae ng land ngayon. Anong typical ngayon ng mga kababaihan? Land. Ano yung mga typical na makikita niyo sa mga kababaihan niyo? Naka-lipstick. Naka-lipstick. Ah, ano pa? Naka-makeup. Ano pa? Naka-crop top. Yung wilid ako, yung maliit yung suit na gano'n. Ha? Pagpunti ano, kita yung puson. Aesthetic. Tapos ang dumi. Yuck! Okay, ano pa? Aesthetic. Maporma. Ano pa? Famous. Ano yung famous? Paganda, pa-famous, pa-kulang sa pansin. Di ba? Kailangan TikTok ng TikTok eh. Wala kahit na. Opo. Ano pa? Ano yung mga ginagawa ng mga kababaihan ngayon? Ano? Nagpapakita ng kanilang laman. Private parts. Oo, private parts. Maski yung ilong, yung butas ng ilong. Gusto nilang ipakita. Okay? Ano pa? Ano ba yung mga ginagawa ng mga kababaihan ngayon? Laging pinag-uusapan kalalakihan. Pogi. Yung pogi nyo? Pogi. Sige na. Kasi yun. Ganyan yung mga daughters ng land. Okay, totoo ba yan? Opo. Baka kayo yung isa dun ha? Huwag naman sana. Opo. Okay, kung kayo yun, pitigilan nyo na. Okay? And when Shechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, saw her, he took her. Siguro, aesthetic din to si Dina. Siyempre, kung sino yung barkada niya, ganun din yung itsura niya. Naka-crop top, naka-lifting, naka-ganun yung naka-curl lash, yung mga kuko mahaba. Ano pa? Ano pa? Naka-pintura yung mukha. Ano pa? Makeup na helmet. Ano yun? Okay? Yan ang ginagawa niya. No? Nakita ngayon siya ni Shechem, the son of Hamor, the Hivite, the prince. Okay? Yung pinaka- prince, ibig sabihin, naghahari doon sa kanil, doon sa lugar na yun. And he took her and lay with her and defiled her. Okay? May euphemism dyan, ano? Pinapababaw yung salita para hindi, ano, hindi siya pangit pakinggan. Or masamang pakinggan. Okay? Ano ibig sabihin dyan? Took her. Kinuha daw siya. Okay? Sabi dyan, lay with her. Ano ibig sabihin nun? Natulog lang silang dalawa? Di po. Okay. Kita niyo yung ano, di ba? Tapos dyan, defile her. Ano mo? Natulog lang naman sila. Bakit siya nag-defile? Di po. Dinumihan siya. Ibig sabihin nun, defile her. Dinumihan. Okay.
Ibig sabihin, may nangyari sa kanila na ginagawa ng mag-asawa na hindi dapat nila ginagawa. That is fornication. Okay? Nagkakaintindihan tayo. Naintindihan niyo ba ang mga bata? Ano yung fornication? Yung hindi mo pa asawa, kinikis mo, niyayakap mo, at mas matindi pa. Okay? Yung ginagawa ng mag-asawa, ginagawa nyo na. Yun yung fornication. Okay? Natatawa kayo, ha? Okay? Yan ay dapat hindi nyo pa ginagawa. Okay? Mga kalalakihan. Okay? Bakit hindi pa dapat nyo gawin yun sa isang babae na hindi mo naman asawa? Kasi ninanakaw mo yung purity ng isang babae. Alam niyo, ninanakaw? Yung purity ng isang babae, yan ay sacred sa kanya, sa kanyang pamilya, at lalong-lalo na sa Diyos. Okay? Tayong isang babae, meron tayong dapat na hindi yan binibigay kung kani-kanino. Yung purity natin. Okay? Nakikis nyo? Okay? Ayan. Sama-sama yan. Purity ng ating pag-iisip, purity ng ating puso, at purity ng ating katawan. Intindihan nyo? Malalim tayo ngayon, ano? Pero, kailangan natin matutunan kasi yan yung kwento dyan eh. Hindi ko alam kung bakit nasakto yan dyan. Sa ganitong panahon. Kasi meron kami problema sa church. Number one, yan, fornication. Nangyayari yan sa mga kabataan. As early as 16 years old, 15 years old, 12 years old, nakikipag-fornicate na. Okay, pababa ng pababa yung bilang. 1 years old. Okay. Ano daw yung ginawa ni Dina? Okay? Nag-isipin siya sa isang lalaki na hindi niya asawa. Yan ay fornication. Nakakaintindihan? And he so claimed unto Dina. Ito daw si Shechem. Okay, mahal niya si Dina. Masama ba magmahal? Hindi po. Masama ba magmahal? Hindi po. Ang ganda kasi pag-word na pagmamahal eh, di ba? Pero, inaabuso yan. Pag ang isang lalaki, sinabihan yung babae na mahal kita, anong dapat maging reaksyon ng babae? Maiiyak. Maiiyak. Kikiligin, gano'n na? Ano pa? Tatalog. Kayong mga lalaki, pag nagsabi kayo ng I love you sa isang babae, dapat yan ay truthful, totoo. Hindi lahat ng mga gandang babae, makikita mo, sasabihan mo, I love you, ay, I love you, ay, I love you. I love you. Kasi hindi yun truthful. Okay? Mga, merong mga lalaki puro ganyan. Mapagkunwari. Lahat ng makitang babae. Love you. I love you, Ann. Tama ba yun? Oo. Gagawin pa natin yan, Alan Jay? Gagawin ko pa yun? Siyempre, kasi pagka nilabas mo sa bibig yung word na mahal kita, dapat yun ay truthful. Galing yun sa puso mo. Hindi yun galing sa bibig mo lang. Kasi madali lang yung sabihin. Diba? Madali mo lang yung sabihin kahit kanino. Napunta ka sa isang lugar, saan niyo kakita kang magandang babae, mahal na kita. Tapos pumunta ka na naman sa ibang lugar, makita ka na naman ang magandang babae, ganda mo, I love you. Pwede mo pang gawin yan? Pwede! Di ba? Pero yung salita na yun, sinisira mo yung pinaka-meaning. Hindi ka truthful, hindi ka totoo sa iyong sarili, at sa sinasabihan mo. Okay, nagkakaintindihan tayo mga lalaki. Okay, mga babae. Pag nakarinig ka sa isang lalaki, sinabihan ka, ang ganda-ganda mo, I love you na. I hate you. Anong dapat maging reaction mo?
Ay, tayo ng dalawa! Ganun ba? Hindi po, I hate you. Sinabihan ka lang ng ganun. Eh, palay mo yung lalaking yun. Hindi pala truthful sa kanya yun. Marinig mo lang yun, sagot ka na agad, yes! Yes, you remember me. MU na tayo, malapang usapan. Tatawa kayo ah. Alam nyo nakakatawa. Pero, pag yung kasalanan na yan pumasok sa atin, hindi tawanan na mangyayari sa atin, iyakan. Buong araw ka umiiyak. Opo, tawa na iyak later. Na wala nang lumabas sa mata mo. Kala nyo nakakatawa, di ba? Alam ni Rafi yan. Di ba? Kaya Rafi. Totoo yan po, nangyayari po yan. Bata pa lang kayo, ayaw namin mahulog kayo sa kasalanan ng fornication. Ang ganda ng kwento ni Dina. Dina, natuto. Okay? And Shechem spake unto his father, Hamor. Mabait pa ito si Shechem eh. Di ba? Kinausap niya yung tatay niya kasi mahal nga niya si Dina, saying, get me this damsel to wife. Gusto ko itong mapangasawa. Pero, inunahan niya na, dinifile niya na si Dina. Okay. Pwede bang baliktad? Mahal ko itong babaeng to. Tay, pakasalan ko to. Gusto ko siyang maging asawa. Hindi mo kailangan i-defile, di ba? Hindi mo kailangan kuhanin yung dapat na hindi pa sa'yo. Pero atat ka na makuha yun, ginawa mo yung hindi dapat mo dapat gawin. Kaya bigat. Mga bata pa kami dito, Kuya James eh. Kasi saan natin unang ituturo yan? Pag matanda na kayo, nandun na kayo sa kasalanan na yun. Wala na, huli na lahat. Iyakan na lang tayo. Okay? Hindi mabait pa to. Si Shechem, no? Gusto niya talaga si Dina. Ngayon, gumawa siya ng paraan. Eh, pwede niya namang itama yung kanyang pagkakamali. And Jacob heard that he had defiled Dina, his daughter. Now, his son were with his cattle in the field. And Jacob held his peace until they were come. Hindi nag-react si Jacob, which is mali. Pag ginawa ng masama ang anak mo, dapat mag-react ka ng tama. Dapat siya nagalit. Di ba? Pero he held his peace. Siya ay nanahimik. Tignan niyo kung ano mangyayari. And Hamor, the father of Shechem, went out unto Jacob to commune with him. Ganda, di ba? Ano sila? Kasi dinifile niya, okay? Inasawa ni Shechem, si Dina, na hindi pa sila kasal. Ngayon, gusto ngayong bumawi ngayon ni Hamor na tatay ni Shechem. And the sons of Jacob come out of the field when they heard it. Nang narinig ng mga anak ni Jacob. Sino ba yung mga anak ni Jacob? Si Reuben. Sino pa? Si Levi. Sino pa? Si Simeon. Okay, si Simeon muna. Reuben, Simeon, Levi, at saka si Judah. Okay, kap yan ang mga kapatid ni Leah. Meron pang dalawa. Si Issachar at saka si Gad. Okay, marami pa silang mga kap. Brothers. Okay? Saying, sabi daw dyan, and the sons of Jacob came out of the field when they heard it, and the men were grieved. Okay, masasayahan ba pag narinig mo yung ganun, kapatid mo, dinifile? Masasayahan ba yung, lalo na yung tatay mo, masasayahan ba yung tatay mo, yung kulit mo? Ano mararamdaman ng tatay doon? Yung anak mo, dinifile. Ikaw, kapatid, dinifile yung kapatid mo. Ano mararamdaman mo? Masaya ka ba? Hindi. Okay?
Ngayon, ito ang nangyari. Okay? They grieved. They were very wroth. Galit na galit. Because he had brought folly in Israel, lying with Jacob's daughter, which thing ought not to be done. Dapat hindi yung ginagawa. Mga kalalakihan, huwag natin nakawin yung purity ng isang babae. Pag mahal natin yung babae, kung tunay nating mahal, anong dapat natin gawin? Pakasalan. Tandaan nyo ito ha, Alan J. Tandaan mo ha, pag lumaki ka na, magkikita tayo dito sa mata sa mata. Okay? Pag hindi mo pinakasalan yung girlfriend mo, dinefile mo lang. Okay? Anong mauna? Kailangan mo bang i-defile o pakasalan? Opo. Anong mong mauna eh? Dapat mo? Pakasalan. Okay. Kuya Miguel, dapat mo? Si Kuya ano? Pangalan. John Ray, dapat mo? Opo. Kung tunay mong mahal, dapat mo? Iwanan. Dapat mo? I-defile? Dapat mo? Pakasalan. Si Kuya Rabi? Si Kuya Esi? Si Kuya Christian? Okay. Kayong tatlo, anong dapat unang gagawin? Dapat? Pakasalan. Okay, kung tunay yung mahal yung babae. Okay? Mga kababaihan, paano nyo malalaman na mahal kayo ng lalaki? Pag? Okay, tama. Galing ni Miguel. Pag niyaya ka na ng lalaki, magpakasal. Pag kinasal kayo, bukas na ang lahat. Sabi doon, ano yung sabi ng Genesis 2:24? Therefore, a man shall leave his father and his mother and cleave and shall cleave unto his wife. And they shall be one flesh. Isa na lang silang katawan. Diba? Saya nun, diba? Para daw yung apoy. Alam niyo yung apoy? Mabuti ba ang apoy? Mabuti ba ang apoy? Depende. Depende. Okay? No mistakes. Wala na wala. Depende. Mic test, test mic. Mic test. Anong dapat gawin? Makasalan. Go my test. Hello. Okay. That's my test, right? Check mic. 1, 2, 3. Inamin na. Okay? Ano na yung pinag-usapan natin? Pag mahal mo, dapat mo? Pakasalan! Pagka, paano malalaman ng babae na mahal siya ng lalaki? Pag niyaya siya magpakasalan. Okay, tandaan niyo mga kababaihan, bakit ba na tayo nagbibigay ng ano? Wedding ring. Sinan si nanay? Nanay, pero nga wedding ring mo, nanay? Yes! Ay, yung ano mo, engagement mo. Hindi mo natanggal kasi kamaba na siya. Okay? Mayroon si nanay na ring. Okay? Yung ring na yon, sign yon, napakakasalan po si nanay. Nung binigay ko yon, late na nga yun.
Okay? Yan ay tanda na gusto kitang pakasalan. Sana all. Okay. Ba't ka ba naniligaw? Palalaki yan. Bakit mo kailangan manligaw? Para? Para? Pakita sa kanina. Ba't ka naniligaw ng babae? Kasi? Mahal mo yung babae yun at gusto mo siyang pakasalan. Bakit mo naman sasagutin babae? Bakit mo naman sasagutin yung isang lalaking naniligaw sa'yo? Kasi gusto mo siya mapangasawa. Tandaan nyo ha, hindi yan yabang lang. Ay, gusto ko magkaroon ng girlfriend ngayon. Summer eh. Kasi magtag-ulan, gusto ko ipaw yung girlfriend ko. Tama ba yun? Opo! Ganun, di ba? Kasi pigil. Low mentes. Okay, gets nyo? Okay. Nasaan tayo sa kwento natin? And Hamor commune with them, saying, "My soul, the soul of my son, Shechem, longing for your daughter, I pray you, give her him to wife." Okay, nakiusap si Hamor kay Jacob. "And make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you. And ye shall dwell with us, the land shall be before you, dwell and trade ye therein, and get you possession therein." Kasi magkakaroon silang intermarriage. Okay, matindi yung pact yan. Okay, sa isang mga lugar, kunyari ako, king ako ng King A. Okay, Kingdom A. Meron ako kay King ng Kingdom A. Okay? Kunyari ako ay King ng Kingdom A. Country A. Tapos meron akong kalaban na Country B. Okay? Para magkaroon kami ng peace, ang gagawin ko, yung anak ko, ipapakasal ko dun sa anak ng King B. Gets nyo? Para magkaroon sila ng relasyon. Okay? Ba't yung ginagawa? Para magkaroon ng peace, kapayapaan. Ganun yung gusto mangyari dito ni Hamor. No? Magkaroon ng kapayapaan sila. Maganda? Bagay ba yun? Opo. Magandang bagay ba yun? Opo. Medyo. Okay. Depende. Okay. Pero in this case, magandang bagay, di ba? Gusto niya, magkaroon sila ng intermarriage. Yung land nila, paghahatian na nilang dalawa. Okay? Makinig. Okay? Yan ang kanyang proposal kay Jacob. "And Shechem said unto her father and unto her brethren, let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me, I will give." Oh, hirap na, bigat nun. No? Kung ano yung gusto nyong mangyari, gagawin namin. Ibibigay namin kung anong gusto nyong gawin namin. "Ask me, me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me, but give me the damsel to buy." Okay? Alam nyo yung dowry, binibigay yun, parang bayad yun sa tatay kung sino yung nagpalaki ng damsel nung dalaga na yun. Okay? Kaya kayo mga kalalakihan, pag manliligaw kayo, pumunta kayo sa bahay ng nililigawan nyo, kausapin nyo yung tatay ng nililigawan nyo. Bakit? Kasi respeto mo yun sa tatay niya. Hindi yung magtatago kayo, magsisinungaling pa kayo, kung saan-saan pa kayo magkikita. Tapos pag nahuli kayo ng tatay mo, lalo na kayong bodya. Shotgun.
Gets nyo? Dinasabi ko yung katotohanan kasi yan ang tunay na nangyayari ngayon. Mga kababayan, di pa kayo niligawan, tama? Pero darating yung panahon, niligawan kayo. Pag yung nanliligaw sa inyo, hinahatid lang kayo hanggang kanto at hindi yung dumediretso sa bahay nyo, alam nyo na, maganda intention yun. Maganda ba intention yun? Hindi. Okay, hindi nakakatawa. Kasi mabigat tong pinag-uusapan natin ngayon. Okay? Ayoko kayong mahulog sa ganyang problema ng mga kabataan. Na inlababo. Na inlab na, nawala, na windang. Hindi na nag-aral. Umi-skip na ng paaralan. Imbis na doon lang itutok muna yung kanilang panahon para sa maganda yung future nila sa susunod na mga panahon. Ewan ko, bakit ganyan ang nangyayari sa mga kabataan natin? Because of social media. Okay? Yung mga napapanood natin. Okay? Laka-laka ng katawan ko, tumasayaw na parang bading. Mga kababaihan, hindi nyo pa dapat pinapakita yung mga bagay na sa asawa mo lang dapat ipakita, ipinapakita mo sa TikTok. Nilalabas mo yung dapat na hindi mo dapat nilalabas. Yung purity na dapat na ibibigay mo, regalo mo sa mapapangasawa mo kasi yun ang pinaka-the best gift na pwede mong ibigay sa kanya. Ang gusto mo, makita na kagad ng ibang mga kalalakihan at purihin ka. Sumayaw ka ng sumayaw ng kaseksiyan doon para kang binibenta mo yung sarili mo. Ngayon ang nangyayari ngayon sa mga kababaihan. Ang maganda na lang, nandito yung church para ipaalala sa atin na yan ay mali, huwag nating gayahin. Kasi madidefile tayo niyan. Yung pag-iisip natin, yan ang unang titirahin. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Mali na yun. Eh, magmamahalan naman sila, Kuya James eh. Sabi ng Bible, that is strange love. Inconvenient. Hindi yan normal. Lalaki ahalik ng kapwa lalaki, babae ahalik ng kapwa babae. Yak! Kadire! Dapat yan, tawanan niyo yan kasi dapat talaga. Nakadiri yun eh. Diba? Ikaw Miguel, may isip mo ba ahalik ka ng isang lalaki? Yak! Kadire! Yeah. Eh paano pag bibigyan ka cellphone? Yeah. Right there. Bibigyan ka ng iPhone 15 Pro Max, fully paid. Yeah, right there na lang. Bibigyan ka ng motor. Yeah, doon na lang. Tapos halikan ka, yeah! Kadire! I hate you. Ayaw namin yan! Mga kababayan, yeah. Manliligaw sa'yo, babae rin. Yeah! Yeah! Kadire! Ayaw namin yan. Natatawa kayo, kala nyo. Pero totoong mangyayari sa atin yan. Yeah. Mabuti na lang, sinabi na agad ng salita ng Panginoon. Binigyan tayo ng paalala. Binigyan tayo ng warning. Yan, bigat naman. Yakadiri talaga. Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people. Maganda yun eh, para sa Panginoon. Okay? Bakit tayo pumupunta sa malayong lugar dito? Sinusundo natin kayo kasi gusto namin kayong maging ligtas. Number one, maligtas. Pangalawa, makasama, makapellowship. Para tayo maging isang tao, one people, mga anak ng Diyos.
takot sa kasalanan, ayaw natin ng kasalanan, pinapaalala natin ng kasalanan, na yan ay ayaw ng Diyos. Okay? And the young man deferred not to do the things because he had delight in Jacob's daughter and he was more honorable than all the house of his father. Okay? Ganda ng ano niya, di ba? Mali lang siya, inunahan niya lang eh. Huwag niyo lang unahan. Pag mahal niyo yung babae, irespeto niyo. Okay? Ligawan niyo. Ipakita niyo yung intention niya. Niyo, magpakilala kayo sa magulang. Kasi yung tatay nun, yun yung number one na dapat mong irespeto. Pag hinahawak-hawakan mo yung anak niya, hinahalik-halikan mo yung anak niya nang hindi niya alam. And the young man, okay, nasa na ako, and Hamor and Shechem, his son, came unto the gate of their city and communed with the men of their city, saying, okay, nakipag-usap sila kasi gusto ni Shechem si Dina para mapangasawa at para gawin yun, okay, nagbigay ngayon ng kondisyon. Ano daw yung kondisyon? But if ye will not hearken unto us to be circumcised, sila'y magpapatuli. Alam niyo ba yung pagpapatuli? Opo. Masarap ba yan? Opo. Kinakabahan nga kayo, maiyak-iyak nga kayo nun eh. Yan ay natalina dito. Yung mga hindi pa magpapatuli, lakasan niyo yung loob niyo. Sarapit. Okay? Okay? Tuli na. Tuli na yung sarapit. Tuli na yan. Ito. Okay? Ito, yung tuli, yan ay binabawasan yung iyong skin. No? Para ikaw ay maging malinis. Tuli no? Ng kulo. Tuli ka na ba? Yeah. Hindi ka pa tuli, ingay-ingay mo dyan. Okay? Now, magpapatuli! Eh, nakalaki na namin eh! Imagine ninyo, yun yung hinihingi na condition eh. Magpapatuli yung mga kalalakihan. Eh, parang maglolo na yun. Magtatawa kayo, yun yung condition. Okay, sabi natin, these men are peaceable with us, therefore let them dwell in the land and trade therein, for the land beyond it is large enough for them. Let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters. Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised. Dapat lahat tayo magpatuli! As they are circumcised. Yun yung condition. And not their cattle, shall not their cattle and their substance and every beast of theirs be ours. Only let us consent unto them, and they will dwell with us. And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city, and every male was circumcised. Pumayag sila, lahat sila nagpatuli. All that went out of the gate of his city. And it came to pass on the third day, ito na ang kalokohan, ang pagkukunwari. Kay sino yung nagbigay ng kondisyon na dapat magpatuli? Dina. Si Jacob ba? Dina. Hindi, yung kapatid ni? Dina. Dina. Yung mga kapatid ni Dina, hindi pala sila sincere doon sa gusto nilang mangyari. Ang ginawa nila, niloko nila yung buong, okay? Yung buong city ni Hamor. Nagpatuloy sila, tapos ang ginawa nila, okay? And it came to pass on the third day, when they were sore, syempre, namamaga yun. Diba? Alam na mga kalalakihan yan. The two, ang tawag na natin dun? Anong tawag natin? Nangangamatis, di ba?
Kasi parang kamatis yun. Nakakita na kayo pulang kamatis. Ganun ang itsura nun. Okay? Pag-tinuli ka. Okay? The two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dina's brethren, took each man his sword and came upon the city boldly and slew all the men. Pinatay nila lahat ng mga kalalakihan. And they slew Hamor and Shechem, his son, with the edge of the sword, and took Dina out of Shechem's house and went out. The sons of Jacob came upon the slain and spoiled the city because they had defiled their sister. Hindi sila tunay na nagpatawad. Sige, pinapatawad na kita mamaya. Meron silang binabalak. Okay? Pag nagpatawad kayo, magpatawad kayo. Okay? Hindi yung pagpapatawad na wala lang, nasa bibig lang. Pero may ginagawa ka ng iba sa iyong isipan. Ganun ang ginawa nito. The sons of Jacob came upon the slain. Inispoiled nila, kinuha nila lahat ng mga, ano daw yung mga kinuha nila? They took their sheep, their oxen, and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field, and all their wealth, and all their little ones, and their wives, took they captive, and spoiled even all that was in the house. Ubus. And Jacob said to Simon and Levi, ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land. Alam niyo yung stink? Nakamoy na kayo yung patay na ano, hayop? Mabango? Ganun ang ginawa nila. Para silang mababahong amoy. Stink. Okay? Among the Canaanites and Perizzites, and being few in number, they shall gather themselves together against me and slay me, and I will be destroyed, and I and my house. And they said, should we deal with our sister as with our daughter? Ganun kagalit yung mga kapatid. Okay, pagka dinifile yung aking ate, magagalit ako syempre. Dinifile yung aking kapatid. Yung aking kapatid sa pananampalataya, niloko. Dinifile. Masasayahan ba ako nun? Hindi po. Di ba hindi? Ganun yung naramdaman ng mga kapatid ni Dana. Eventually, nilagay nila ang hustisya sa kanilang mga kamay. Niloko nila si Shechem and Hamor at yung buong city na yon pinatay nila. Okay. Fornication. Sabi dyan, sa Galatians 5:19, now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Okay? Magkakapareho po yan. Adultery, may asawa ka na, gusto mo pa ng ibang asawa? Opo. More. Nangyayari ba yan? Opo. Nangyayari ba yan, mga kabataan? Opo. Nangyayari ba yun, may asawa na, gusto pa ng ibang asawa? Opo. Huwag naman sana sa mga pamilya natin. Okay? 1 Corinthians 6:18, flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he had committed fornication, sinned against his own body. Pag nagpo-fornicate ka daw, sinisira mo hindi yung katawan ng iba, sinisira mo yung iyong sarili. Okay, Alan Jay, tandaan mo, sinisira mo yung iyong sarili. Mga kababaihan, tandaan natin, pag hindi pa tayo kasal, naikipagsipin tayo sa iba, sinisira daw natin yung ating mga sariling katawan.
Tandaan niyo po yan. Even as Sodom and Gomorrah and the cities above them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh. Ito na. Going after strange flesh. Lalaki ka, gusto mo lalaki. Babae ka, gusto mo babae. Baligtad ang isip mo. Yung puti, gusto mong gawing itim. Hindi! Hindi naman ito puti eh. Itim to eh. Itim to, di ba? Opo. Di ba itim to? Lako. Ganyan ang ginagawa ng mga lalaki na pumapatol sa kapwa lalaki at babae na pumapatol sa kapwa babae. Yung puti ginagawa naman itim. Thessalonians 4:3 For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Okay, sabi dyan, para tayong malinis, sanctified, that ye should abstain. Ibig sabihin na abstain? Ano ibig sabihin na abstain? Umiwas sa fornication. Hindi, maganda ang TikTok eh. Pag wala akong ginagawa, puro TikTok lang. Dami followers. Kahit na wala akong ginagawa, nagtatayo ako mag-isay. Colossians 3:5 Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Okay, lahat daw yun, nagbubuhol saan? Idolatry. Job 31:1 I make a covenant with my eyes. Why then should I think upon a maid? Sabi ni Job. Okay? Nagkaroon ako ng covenant. Magandang pag-uusap sa aking mata. Bakit daw? Na hindi ako titingin sa isang babaeng ano doon? Maid. It's a virgin yun. Sa TikTok, lahat na ng mga babae nandun. Pinapakita yung dapat na hindi nila pinapakita. Maski lalaki. Nagpe-flex doon. Okay? Pinapakita yung abs. Okay? Maraming mga mayayabang. Okay? Psalms 101:3 I will set no wicked things before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Sabi rin ni David. Okay. Okay. I will keep thy word that I may not sin against thee. Alam mo yun? Isang kasalanan lang po yung ating pinonteriya sa umaga nito. Alam ko sana na busog kayo ng sermon. Kayo ko lang bumalik dito kayo, James. Huwag naman sana. Huwag kayong magulat. Kasi ang salita ng Panginoon, sabi dyan, the word of the Lord is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and the joints and marrow. And it's a discerner of the thoughts of the and intents of the heart. Okay? Ayaw namin kayong mahulog. At mag-iiyakan tayo, mababalitaan namin sa inyo na namulog na kayo sa kasalanan ng fornication.
Okay, pag mag kaibigan kayo, lalaki at babae, magkaroon kayo ng distance. Okay? Kasi mahuhulog kayo sa temptation na yan. Masyado kayong clingy. Masyado kayong touchy. Okay? Pag mga lalaki kayo, palakas tayo. Para hindi tayo, pagka malangay, babading-bading ka naman, alam niyo ba? Hindi magandang, ano yun, ano? Pag sinabihan ka ng ganun, ibig sabihin nun, mahina ka. Pag lalaki, mga malalakas. Ang mga lalaki, malakas, tama? Hindi yung mahina. Okay? Magpapalakas tayo. Okay? Kung tayo mahina, napinalakihan na natin na tayo medyo mahingin. Pag mga lalaki, brusko. Okay? Hindi tayo naglalagay ng mga pangarap pang babae. Okay? Hindi tayo nagpapahaba ng buhok. Okay? Sa kinikili lang, pwede natin papahaba ng buhok. Kasi tuloy na lalaki ang may buhok sa kinikili. Okay, mga babae, huwag niyo papahaba yung buhok nila, kinikili pa ang mabunga kayong lalaki. Okay? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa pagpapaalala ng iyong mga salita. Panginoon, huwag kaming mahulog at magaya kay Dina. Panginoon, kala nila sila'y mag-uumpisa ng maayos dahil they fall into this fornication. Gawa ng laman. Pero Ama, nakita namin sa kwento kung anong nangyari. Murder. Patayan po ang nangyari. Hindi po kumaabot sa isang magandang katayuan, Panginoon, kung kami mahuhulog sa ganitong kasalanan. Dalangin namin, Ama, dalangin ko po, ingatan niyo mga kabataan nandito, patuloy na magpaalala ang inyong mga salita na huwag silang mahulog, Panginoon, sa kasalanan ng fornication. Nakita na po namin, Panginoon, ang bunga nito. Nakita na rin namin, Panginoon, ang kasiraan, Panginoon, ang mga damdamin, mga relasyon na nasisira, Panginoon, dahil salamat pong muli, Panginoon, sa inyong mga salita. Patuloy namin na pag-aaralan, patuloy namin na pag-uusapan, patuloy namin nananamnam, Panginoon, kasama kayo. Salamat pong muli, Panginoon, sa inyong paalala. Ingatan kami, Panginoon, sa aming pagsamantalang pag-iwaliwalay. At ibalik pa po kami muli dito, Panginoon, upang mag-aral muli ng inyong mga salita. Salamat po muli sa rapong ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pag-turang ko na kayo, ha? Okay. Pwede ba tayo buka na happy birthday sa mga birthday?